Naharang ng opisyal ng Bureau of Immigration sa Clark International Airport ang tatlong Pilipina na naisa ng maging overseas Filipino worker patungong United Arab Emirates na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. Sa isang ulat kay BI Commissioner Jaime Morente, sinabi ng Travel Control and Enforcement Unit o TCEU na naharang ang mga nasabing biktima ng human trafficking noong Biyernes nang tangkain ang mga ito na sumakay sa isang Emirates flight papuntang Dubai. Anila, humarap sa tanggapan ng Bureau of Immigration ang tatlong Pinay para sa paunang inspeksyon, subalit sinubukan umano nila na lumabas bilang mga turista. Ngunit sa kalaunan ay inamin ng mga ito na magtatrabaho sila bilang mga domestic household workers sa Emirates. Napag-alaman na lahat sila ay may mga wastong tourist visa sa UAE at may returning ticket para palabasing sila ay magbabakasyon lamang sa Dubai. Gayunpaman, ng kapanayamin ang mga kababaihan ay nagtapat na sila ay hinikayat upang magtrabaho sa ibang bansa na hindi tiyak ang kinakailangang overseas work permit mula sa gobyerno. Dagdag ng mga biktima, nakatanggap sila ng utos mula sa kanilang handler mula sa Facebook na kung saan palalabasin na nakatanggap sila ng kopya ng kanilang visa at return ticket sa pamamagitan ng internet. Ayon sa mga biktima, wala silang binayaran na halaga sa kanilang ahente, ngunit ang mga gastos ay mababawas mula sa kanilang sweldo. Pagkatapos ay na-turn over ang mga pasahero sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa karagdagang pagsisiyasat. Binalaan ni Morente ang mga miyembro ng sindikato ng human trafficking na ang mas mataas na pagbabantay ng BI ay hindi lamang sa mga paliparan sa Maynila, kundi sa iba pang mga international ports sa bansa. Samantala, matatandaan na nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo ng task force para tutukan ang mga talamak na illegal recruitment sa Pilipinas.